And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. Pinagpalit ng ex ko ang baby namin para sa bayan. Itago mo na lang ako sa pangalang Dindo. Tagapangasinan ako. At sa dinabi-dami na nang napakinggan kong secret file mo, eto ako. Isa na rin sa kanila na sumusulat sa iyo. Umpisahan ko ang kwento ko sa taong 2008. May girlfriend ako na itago na lang natin sa pangalang Marie. Napakabuti niyang girlfriend. Nag-iisa siyang babae sa kanilang apat na magkakapatid. May kaya sila. Pero ako, laking mahirap lang. Yung sapat lang ba yung nararanasan ko? Lahat ng hirap sa buhay. Andyan yung magluto sa kahoy, sa uling, kapag nauubusan ng gas. Minsan nakikisaka sa lupa ng lolo ko para may share din kaming bigas pag anihan. Anyway, going back sa amin ni Marie. Sabay kaming graduate, same school, pero higher section siya. Iba yung girlfriend ko noon. Pagka-graduate ng high school, tsaka ako siya niligawan. Pero siya, sa Baguio na nag-aral nung college. Ako, sa Pangasinan lang. Every weekend, doon kami nagkikita. Dahil nga buhay estudyante. Andyan yung kinikita ko sa pagkoconstruction pinang-date ko. Sumasideline din ako minsan sa isa pang construction site ng tiyahin ko. Then, year 2009, Vermont that time. Dito na pumasok ang isa pang babae sa buhay ko. Siya si Jane. Si Jane ay isang SK chairwoman sa kalapit lang naming barangay. One time kasi, in-invite ako ng high school batchmate ko sa kasal nila. Alam nyo naman siguro pagkasalang probinsya, may sayawan sa bisperas ng kasal. At doon ko na isayaw si Jane. Pinsan pala siya noong batchmate kong ikakasal. Nagkwentuhan kami hanggang sa nagkamabutihan. Kami pa noon ni Marie. At hindi alam ni Marie na umatenda ko sa pasayawan na yon ng ikakasal kong kaibigan. Ang paalam ko noon kay Marie ay maaga akong matutulog. Ganyan din kasi ako kaloko noon. May pagka-chick boy ba? Pogi ko eh, no? November 2009. Gabi yon. May handaan kila Jane. Celebration dahil nanalo siyang SK. Ayun, same paalam na naman kay Marie na matutulog ako ng maaga. Walang kaalam-alam si Marie na nandoon ako kila Jane, nakikipag-celebrate. At nang matapos na ang kainan, may kwentuhan, ang hindi ko inaasahang gagawin ni Jane ay ang hiramin ang cellphone ko. Wala akong ka-idea na pumunta pala siya sa inbox ko at tinext ang girlfriend kong si Marie. Hindi ko akalain kung ano ang magagawa ni Jane. At ayun na, tinext niya ang girlfriend ko. Paktay na doon na ako. Doon na kami mag-umpisang nag-away ni Marie. Tinigilan ko na noon si Jane. Kasi nga, mas matimbang pa rin naman sa akin si Marie. Ang haba ng pakikipagbati ko noon kay Marie, guilty ako sa nagawa ko noon sa kanya. Dumating ang graduation niya sa college year 2010. Imbes na masaya siya noon, kasi nakapagtapos na siya, meron pa rin lungkot sa mukha niya. Every time na naaalala niya kung ano yung ginawa ko, nalulungkot pa rin siya.
unti-unti namang napapatawad niya na ako. Pero every time na may mali akong nagagawa, ino-open niya agad yung topic ng nagawa kong kasalanan hanggang sa hindi ko na kinaya. Ako na ang nakipaghiwalay. Wala eh. Ramdam ko din naman na lagi siyang magagalit sa akin. Kumbaga, naging nagger siya. Year 2011, totally hiwalay na kami. April 2011, nagka-work ako sa Baguio sa isang hotel. Nakikituloy ako sa tropa ko kasi sila nag-aaral pa noon. Ako naman nagtatrabaho. Hanggang sa sumasahod na ako at lumipat na rin ako sa sarili kong mauupahan. Isang araw, nagka-chat kami ni Jane. Si Jane, yung SK. Nagbabalak pala siyang mag-aral sa Baguio. Ako naman, sabi ko sa sarili ko, eto na ang pagkakataon ko. Diniskartehan ko uli siya. At naging kami na nga. Nagpa siya kaming magsama na lang sa iisang boarding house. Umukay naman siya. Nagsama kami ng almost 6 months. At sa almost 6 months na yun, doon ko naranasan maging masaya. Doon ko naranasan yung feeling na wala kaming pakialam sa mundo. Basta kami ang magkasama. Ganun pala yung pakiramdam ng magka-live-in. Nasanay ako na kami ang magkatuwang sa buhay. Hanggang sa sumapit ang November ng 2011, hindi na dinadatnan si Jane. At nalaman namin na 3 buwan na pala siyang buntis. At dahil pa nga bata siya at may tungkulin bilang SK, na-depress siya. Hindi niya alam kung anong gagawin. Nasabi ko na sa side ko at okay naman, walang problema sa pamilya ko. Pero ni isa sa pamilya niya ay wala pa siyang nasasabihan. Natatakot siya na baka pag tinuloy niya, eh mawawala ang pagiging SK chairwoman niya. Natatakot siya na mawala ang kinikita niya sa kanya. Malaki kasi ang sahod niya noon. Kasi buong bayan, siya yung presidente. Kumbaga, SK president. Ready naman ako kung itutuloy namin. Pero siya, nagdedebate sa isip niya yung posisyon niya para sa bayan o yung magiging anak namin. Baby o bayan? Eh gustong-gusto ko na rin magka-baby noon. Kaya sinabihan ko siya na ituloy na lang namin. Pero andun pa din yung nag-aalala ko habang nasa trabaho kasi baka gawin niya yung ikinakatakot ko. Which is yung ipalaglag niya yung bata. Then one day, same break niya, umuwi siya sa kanila. Hindi niya alam na umuwi din ako. Sinurpresa ko siya. May dala akong bouquet para lang pampalubag ng loob niya para hindi niya na ituloy yung hindi dapat ituloy. Para okay na, mabawasan yung iniisip niya, pangamba. Balik trabaho na uli ako noon. Then after a week, pauwi na ako sa amin para makasama siya. Nagulat na lang ako sa text niya habang nasa biyahe ako pauwi. Ang sabi niya sa text ay, wala na ang bata. Napamura ako sa isip ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong magmura. Pero ano magagawa ko? Nagdesisyon siya nang siya lang. Sobrang galit ko nun sa ginawa niya. Ang hirap tanggapin kasi ready na ako eh. Hindi niya man lang naisip yung consequence na ginawa niya. Hanggang sa yun, unti-unti ko na lang tinanggap. Pinagtirik ko agad ng kandila yung dapat sana'y magiging anak namin. At ipinagpa sa Diyos ko na lang lahat. Tinext ko siya for the last time na buti
Hindi sa'yo ang sa'yo ginawa yan nung nasa sinapupunan ka pa lang. At yun, itinigil ko ang pakikipag-communicate sa kanya. Malaman-laman ko na lang sa pinsan ko na nasa probinsya namin na nakakasabay niya pala si Jay na mag-gym. At nagtatanong pa daw ito sa may-ari ng gym kung ano ang pwedeng gawin para mabilis malaglag ang bata sa tiyan. Nag-init na naman yung ulo ko nung naikwento sa akin yun. Pero wala eh, nangyari na yung nangyari. Hindi ko naman maibabalik lahat. Kaya pinagpasadyos ko na lang lahat. Kung titingnan naman sa isang banda, hindi lang naman siya may kasalanan dito. Ako din naman. Naging insensitive ako sa mga posibleng mangyari. Nag-resign ako sa trabaho ko sa Baguio kasi nahihirapan ako makalimot. Kasi nga siya yung unang babaeng naka-live-in ko. At sa lahat ng sulok ng kwarto ko, naaalala ko siya. March 2012, lumuwas na lang ako sa Makati sa kapatid ko para makalimot. Sinusubukan ko ulit makipag-ayos kay Marie. Pero huli na ang lahat. May boyfriend na siya. Siguro nga totoo ang karma sa mga nagawa ko noon kay Marie, at eto na ang kinalabasan. Lumipas pa ang mga buwan. Father's Day noon, 2012. Hindi ko makakalimutan. Nag-work ako as a promodizer sa isang mall sa Ayala. Nakaka-amaze kasi para bang ginaguide ako nung baby naming nawala. Parang biglang Father's Day, may blessing na dumating. Hanggang sa iniwan din ako ng kapatid ko sa Makati, kasi tapos na din ang kontrata nila ng girlfriend niya, ako na lang ang mag-isa sa inuupahan ko sa Makati. Masyadong mahal yung renta, kaya naghanap ako ng bed spacing. Naging independent ako noon, nangupahan ako ng tagig, pero masyadong malayo. Hanggang March 2013, inaya ako ng mga katrabaho ko sa Ayala. Sa bandang Pasay kami naghanap para mas malapit. At ayun na nga, Abril, nakahanap kami ng malapit sa Taft, Pasay. May 2013, doon na kami nagkakilala ni Lynn. Sobrang bait ni Lynn. Napaka-family-oriented niya. Ahead siya sa akin ng 2 taon, pero sa utsura, hindi alata. Nagkamabutihan kami hanggang sa naging kami. Magkapit-bahay lang kami sa Pasay, kaya naman lagi kami nagkikita. At hindi nagtagal, nagpasya na rin kaming magsama. Marami rin kaming pagsubok sa buhay na nilampasan. Andyan yung matagal na kami nagsasama, pero hindi pa kami pinagpapahalang magkaroon ng baby. Hanggang sa nagpasya akong mag-resign at gusto ko makapagpahinga. At ayun na, nung nagpahinga ako, siya nagtrabaho. Tapos nung makaipon siya ng konti, ako naman ang nagtrabaho. At siya naman ang nagpahinga. Yun din naman kasi ang bili ng OB. Hanggang sa nabuntis ko siya sa taong 2015. Lumabas na yung panganay namin. Sabay noon ang pag-alis ko papunta sa South Korea. Hanggang sa ikinasal na kami year 2016. Pero civil wedding muna. At habang andito na ako sa Korea, nagkaka-chat na naman kami ni Marie. At doon na kami nagkaroon ng closure sa isa't isa. Nakakatuwa lang isipin na kahit galit siya sa akin noon, block ako sa FB niya, pero nakikibalita siya sa mga pinagdaraanan ko. At balita ko, malapit na rin silang ikasal ng fiancé niya. Ako naman dito sa Korea, maganda ang trabaho ko bilang factory worker. At unti-unti na naming natutupad ang mga pangarap namin ni Lynn. May mga tao mang mawawala sa buhay natin, isipin na lang natin na may rason ng lahat. Salamat sa pag-guide sa akin, kung nasan ka man ngayon, anak. Lagi kang kasama sa mga dasal ko. At balita ko naman kay Jane, 2 na rin ang baby niya. Magkaiba nga lang ang tatay. Matagal ko na rin naman siyang napatawad sa mga nagawa niya. And this coming February, lalabas na ang second baby namin ni Lynn.
At kung nakikinig ka man, mahal, Lynn, salamat sa pag-aalaga mo sa anak natin. Lagi lang ako nakasuporta sa inyo. Salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Dindo at ito ang aking secret file. Always your number one FM radio station. Love radio. Hello Kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang secret file episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raqi Terra po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!